Hello mga langga, welcome to my channel. Sa araw na ito ay magluluto tayo ng pininyahang manok. So ayun, samahan niyo ako sa aking kusina. Ito na mga langga ang ating ingredient. Ito yung ating luya, bawang, lichin at ground black pepper. Meron tayong Del Monte pineapple tidbits at dato putis patis. At meron tayong patatas at carrot. Ito yung ating 1/2 kilo na karneng manok at meron tayong sibuyas. So ayun guys, mag-uumpisa na tayo sa ating pagluluto. Samahan niyo ako sa aking munting kusina at sana marami kayong matutunan. Ayun, mag-isa tayo ng bawang. So ayun guys, hindi ko na pinakita yung paglagay ko ng bawang kasi nahirapan ako kasi ako lang mag-isa. So ayun guys, ilalagay na natin yung luya natin. Igigisa natin kasabay ng ating bawang. So, ganyan-ganyan lang guys. Madali lang itong lutuin guys. Napakasimple lang po at napakamura lang ng kanyang mga ingredient. So, ayan, ilalagay na natin yung sibuyas. At ilalagay na natin yung ating karne. So ayun guys, gigisayin lang natin yung ating karneng manok, sibuyas, bawang at luya. So ayun, antayin lang natin siya na maluto. Saka natin ilagay ang ibang ingredient. Gisahin nyo lang siya guys na maigi. Ayan. First time ko po magluto ng pininyahang manok. So ayan guys, tatakpan na natin siya. Ito na guys ang ating binisang manok. Malapit na siyang maluto, malapit na siyang lumambot. So ilalagay na natin ang ating carrot at patatas. Ipasasabay na po natin siyang ilagay. Ayan, lagay na natin ang ating patatas at carrot. Maglalagay ng patis at maglalagay tayo ng ground black pepper. So ayan, paghalo lang natin para manuot yung lasa sa laman ng laman ng manok. Pagpasensya niyo na lang gat at umiiyak ang aking unika-iha dahil po ay kinuha namin sa kanya yung bitin, ayaw niya ibigay. So ayan, ngayon umiiyak siya. Pagpasensya niyo na po ako ng kulit na ama. Ilalagay po tayo ng 2 basong tubig. Magtunaw ng 2 kutsara harina para sa ating pininyahang manok. So ayun guys, ilalagay natin ang ating Del Monte pineapple tidbits. Sana naman po. Ay. So ayun guys, ipaghalo-halo lang natin siya para yung lasa niya talaga is magmuto sa karni ng manok. So ayan. Maglagay tayo guys ng 2 basong tubig o higit pa. Tapos pakuluan natin ulit. Itakpan natin. Antayin natin siyang medyo kumonti yung sabaw niya. So ayun guys, luto na yung ating pininyahang manok at ilalagay natin yung sealing green. So ready to serve na po. Pakukuluan lang natin siya ng sandali. And mga langga, luto na po yung ating pininyahang manok. Ang ingredient po ilalagay ko mamaya sa description box. Huwag pong kalimutan mag-like, share, and comment. Subscribe sa ating YouTube channel at huwag kalimutan i-click ang ating bell button para ma-update kayo sa next vlog. Thank you guys for watching. God bless you.